love me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Kamusta? Again and again ka anime. Recap ulit tayo sa chapter 9. At yun nga, pinasahan ni Miyagi si Sakuragi ng mataas. At syempre, malaki tiwala ni Miyagi kay Sakuragi na maaabot niya yon. Pero bago tayo tumuloy sa chapter 10, baka may di pa nakakapanood yan sa chapter 1 to 9. Maaaring bisitahin ang aking channel. Maraming salamat. So tuloy tayo. At yun nga, sumigaw si Sakuragi. Nang masyadong mataas, gunggung ka. Sabi naman ni Miyagi, tumalun ka. Kaya mong abutin yan, gunggong. Siraulo ka talaga, Ryota. Sabay talon ni Sakuragi. Namangha si Kishimoto sa taas ng talon ni Sakuragi. Pati si Mitsui, Akagi at Rukawa, napahanga din. Gayun din ang team ng Toyotama. Sabay bulong ni Miyagi, aliyup ang tawag dyan. Napawaw na lang si Haruko. Sabay sabing, gawin mo na, Sakuragi. Di napigilan humanga ni Haruko sa lupit ni Sakuragi. Pagsalo ng bola ni Sakuragi sa taas, sabay sabing, ang galing ko talaga. Ang henyo lang ang makakasalo ng ganitong pasa. Ang masasabi ko ay, henyo talaga ako. Puti ka talaga, Sakuragi. Pati akong nag-e-edit, pinapatawa mo. Hype ka. Napangatuloy si Ryota, sabay sabi nito. Ano? Bumaba siya? Pati tuloy si Haruko, Kishimoto at mga kaibigan niya, natulala sa ginawa niya. Sabay bulong ni Mitsui, Akagi at Rukawa. Gunggung ka talaga. Sabay talon ulit ni Sakuragi. Ipapasok ko na ang bola ngayon. Sabay sigaw. Yay! Nakapuntos ako. Sabay pito naman ng referee. Goaltending ang tawag. Oops, commercial muna. Ano nga ba ang goaltending? Kung ikaw man ay magshushoot o magpapasa, kung ang bola na inihagis ay malapit ng bumaba sa lupa, subalit nasa taas pa ng basket, walang sino man ang pwedeng humawak nito o isa itong foul. Kung ganun, isa bang foul ang alley-oop? Madalas ginagamit ang alley-oop at tinatanggap naman ito bilang isang non-foul play. Okay, back to the ball game. Biglang inakbayan ng pasakal ni Ryota si Sakuragi. Sabay-sabi ni Sakuragi, ang pangit ng pasa mo. Halos matamaan na ng braso ko ang mga ring. Swerte lang dahil isa akong henyo at naiwasan ko. Bobo ka, sabi ni Ryota. Dugtong pa niya, ang gagawin mo ay ipasok ang bola sa basket. Tulad ng alley-oop. Sinayang mo lang ang maganda kong pasa. Ah, alley-oop. Pagtatakang sagot ni Sakuragi. Biglang katok ni Akagi sa dalawang gunggong. Sabay sabing, depensa. Si Kishimoto tuloy ay biglang napaisip at napasabi na lang. Hindi namin malaman kung ano ang iniisip ng pulang buhok na yon. Subalit kakaiba talaga ang pagtalon niya. Imposibleng paniwalaan. Dapat ko talaga siyang bantayan. Iniisip pa rin ni Sakuragi ang sinabi ni Ryota na aliyop. Umatake na nga ulit ang Toyotama. Hindi kayo magtatagumpay, sigaw ng buong team habang nakadepensa. Sumigaw din ang nasa bench ng Shohoku. Magaling ang depensa! Tama yan! Sumigaw din ang coach ng Toyotama, sabay sabi nito. Kung hindi uubra ang pass break, maghintay kayo sa ibang pagkakataon para makashoot. Hindi kami mabibigo, sigaw ng malakas ni Minami. Nabigla tuloy ang coach nila. Nagbabantayan naman si Miyagi at si Itakura. Sabay pasa ng number 7 kay Itakura. Nasalo ni Itakura ang bola habang nakalopos ito kay Miyagi. Sabay biling ni Itakura. Nagulat ang bench ng Shohoku. Sabay tira ni Itakura. Bigla tuloy napasabi si Jin ng kainan. Ginamit niya ang katawan niya para matalo ang depensa ng kalaban. At yun nga, pumasok ang bola. Sabay sabi ni Itakura kay Miyagi, talunan ka. Alma lang, bulong ni Ryota sa sarili.
biglang naalala ng bench ng Shouhoku ang info na pinadala ni Hikuichi. Tingnan nyo ito, mga info na pinadala ni Hikuichi sa atin. Special report on important basketball info ang nakalagay. Nakita nila dito ang info ni Itakura. At ayon sa nakasulat sa info niya, kahit isa lang siyang second year student, ang sabi, ang lalaking iyon na si Itakura ay isa sa top 3 scorer sa Osaka. Nag-a-average din siya ng 25 points per game. Makakapuntos ako. Pang-aasar na sabi ni Itakura kay Miyagi. Nakakairita ka na. Sagot naman ni Miyagi. Tuloy pa rin sa pagbabasa ang bench ng Shouhoku sa info ng Toyotama. At natuklasan nga din nila na ang number 1 at number 2 sa top scorer ay si Minami at Kishimoto. Nagulat tuloy ang bench ng Shouhoku at napasabi na lang. Ang top 3 shooters sa Osaka ay halos manlalaro ng Toyotama. Dugtong pa nila, hindi na nakakapagtaka dahil ang team nila ay nasa A-class. At bigla nga napaisip si Kogori. Sigawan ng fans ng Toyotama, sabay-sabi ng mga ito. Magaling! Sila ang nangunguna sa umpisa ng second half. Talunin nyo sila, sigaw pa nila. Kung magpapatuloy ito sa atin na ang tagumpay. Dugtong pa ng mga fans ng Toyotama. Sabi naman ng reporter sa Gedli, ang Shouhoku ay isang team na walang kinatatakutan. Hinamon nila tayo para sa puntos. Pati pala reporter dito bias. Balik tayo uli sa laro. Hawak ni Miyagi ang bola. Habang binababa niya bigla siyang nagsalita. Hindi tayo papatalo pagdating sa bilis. Ano? Sigaw ni Kishimoto at Itakura. Sabay sigaw din ng bench ng Shouhoku. Tama yan. Mabilis din ang team natin. Kaya rin natin kontrolin ang ritmo ng laro. Dagdag pa ni Kogore, kung magtitiwala tayo, matatalo natin sila. Diba coach? Hindi. Mahinahon na sagot ni Coach Anzai. Ha? Pagtatakang tugon ni Kogore. Biglang dugtong ni Coach Anzai. Kung hindi natin sila matatalo gamit ang ating karaniwan na paraan sa paglalaro, siguradong matatalo tayo sa susunod na next round laban sa Sano. Si Minami at Rukawa naman ay nagbabantayan. Pero si Rukawa di pa rin maayos ang laro niya dahil sa natamong injury sa mata. Napabulong tuloy si Minami. Ang baliw na hindi masabi ang distansya. Alis, magpahinga ka na lang sa bangko. Sabay tingin ng masama ni Rukawa kay Minami. Biglang napasabi ang coach ng Kainan. May lakas pa sila ng loob para higitan ang bilis. Subalit ang lakas ng loob ay hindi sapat. Simula nung gumamit ang Toyotama ng bilis sa second half, gumanda ang kanilang galaw. Tingnan mo Kyota, ang fast break ng Shouhoku ay pumalpak na naman. Humigpit din ang depensa ng Toyotama. Sigawan ng fans ng Toyotama. Si Miyagi di makapagbigay ng magandang pasa dahil sa higpit ng depensa ni Itakura. Napabulong ulit ang coach ng Kainan. Sa mga sandaling ito, isang tao lang ang pwedeng magligtas sa team, kundi ang pinakamahusay na manlalaro na si KAEDE RUKAWA. Subalit sa kondisyon niya, wala man lang siyang magawa. Ang dilaw na liwanag ang nagpapakinang sa Shouhoku ngayon. Habang dinidepensahan ni Minami si Rukawa, biglang nagsalita si Rukawa. Sabay sabi nito, sino ang number 1 player sa Japan? Ha? Pagtataka ni Minami. Dugtong pa ni Rukawa, isang tao na kayang gawing number 1 ang team sa Japan. Ako ang magiging taong iyon, sigaw ni Rukawa. Sabay tingin ni Sakuragi kay Rukawa. Kailanman hindi ako magiging number 2 or number 3. Biglang gulat ng reaksyon ni Minami. Sabay pasa ng bola ni Miyagi kay Rukawa. Pagsalo ng bola ni Rukawa, biglang biling sabay jump shot. Dito ay nagulat si Minami, Sakuragi at Kyota. Sabay bulong ni Rukawa nung pagbitaw ng bola. Ang katawan ko ang magpapasya. At yun nga,
puntos para kay Rukawa. Natulala na lang si Minami sa nakita. Sabay-sabi ni Rukawa pagkatapos ng milyong pagpasok ng bola sa ring. Narinig yun ni Sakuragi kaya nagtaka siya at napabulong na lang siya sa sarili. Ano? 1,000,000? Ano kaya ang ibig sabihin doon ni Rukawa? Alamin natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat.